So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually naisip ko lang yung Unipink na yan eh. Well, hindi naman ako 100% na pumapabor sa Unipink. Pero wala lang, naisip ko lang yan, di ba? So, ngayon mga ka-Streetwise, no? So, kanina, kaya ko kasi naisip na Unipink kasi nagsalita nga po si Barry Gutierrez. Okay. And actually, mga kababayan, si Barry Gutierrez po kasi, siya po yung spokesperson nga po ni Lenny. 'Di ba? Matagal na ata siyang spokesperson ni Lenny eh. Okay? So ang sabi nga po ni Barry Gutierrez dito, labasan na ng pangil. Tama naman. 'Di ba kasi hindi naman kasi pwede na puro na lang Duterte yung nagmumura. Hindi na lang kasi puro Duterte yung nagpaparatang. Actually, yung ginawa nga po ni First Lady Lisa Marcos, walang pagmumura 'yon. Wala pang paratang yun. Oh, pero galit na itong mga DDS. Eh, ano naman yung ano natin? Ano na ba yung mga natanggap natin sa mga Duterte? Pagmumura, panlalait, pag-aalipusta, pangbibintang, oh, paninira. Ang dami na po natin tinanggap sa mga DDS na yan, especially po sa mga Duterte. Tapos ngayon, ang napanood lang natin sa video, bad shot na si Sara Duterte. Di ba? At yung napanood lang din po natin sa video, 'di ba? Ang sabi nga po ni First Lady Lisa Marcos, dati kang pinagtatanggol ka pa naman ng asawa ko. Sabi niya ganoon eh, parang ganoon, 'di ba? Tapos makikita ka namin sa rally na ang panawagan ay bangag yung presidente and then tatawa-tawa ka pa. 'Di ba? Ang dami na po natin, 'di ba? Ang dami na po natin na natanggap na negative vibes dyan po sa mga Duterte. Tapos itong mga DDS, ito pa lang yung nangyayari, nag-iiyakan na sila. Oh, nag-iiyakan na sila. So paano pa kaya kapag si PBBM na bumanat? Oh, may First Lady pa lang yan. So ito, no, so panoorin natin to. Panoorin. Basahin muna natin to bago tayo manood. So sabi dito, sabi ni Barry Gutierrez, no, labasan na ng pangil, Sara Duterte could be sacked from cabinet amid rift with Lisa Marcos, Barry Gutierrez. Yun. So, sabi yan ni Barry Gutierrez. Hindi ko sabi yan. So, sabi dito, no? So, yan, no? Yung dalawa, okay? Vice President and Education Secretary Sara Duterte faces the risk of being removed from the cabinet amid escalating tension with First Lady Lisa Marcos, according to former Akbayan Representative Barry Gutierrez. Okay? Okay, Vice President Sara Duterte could be on the edge of losing her cabinet post amid a rift with First Lady Lisa Marcos. Okay, ayun na yung sinabi ko, no? Former Akbayan Representative Barry Gutierrez floated such scenario concerning the country education chief after the First Lady openly admitted holding a grudge against the Vice President. Oh. Ang problema kasi dito mga kababayan, pa-victim ngayon ang mga DDS. Pakaramdam nila sila ngayon ang biktima. Eh yung ginawa ni Digong na pagmumura. Eh yung ginawa ninyo na pambibintang. Tapos yung ebidensya nyo pa, yung peking dokumento ni Maharlika, yung regarding sa PDEA. Kayo nga yung maraming binabato eh. Kayo nga yung maraming paninira na ginawa. Pagkatapos, si First Lady Lisa Marcos, ito pa lang yung nakita natin, nag-iiyakan na kayo. Pa-victim na kayo. Diyan talaga ako naasar mga kababayan eh. Sa mga ganyang klaseng mga tao, inis na inis po ako sa mga ganyan. Yung sila magsisimula ng away, kapag pinatulan, biktima na sila. Ang dami po akong kilala sa sockbed na ganyan. Magsisimula ng away, pagkatapos pag pinatulan, biktima ako. Kawawa naman ako. Tulungan ninyo ako. O yung mga nakaaway kong vlogger, ganun. Ganun sila. Aawayin ako pag pinatulan ko, pa-victim. So ganun din po yung mga DDS. Diba? Sila magsisimula ng mga paratang, sila magsisimula ng murahan, sila magsisimula ng mga ng alipustahan, panlalait. Pagkatapos, ito pa lang yung nangyari sa kanila, ito pa lang yung natatanggap nila, victim na kaagad sila. So ang dami na po natin content tungkol dito, no? Yung about sa Tambaluslos issue, kung bakit nga po nagsimula lahat po ng kaguluhan na to. Nagsimula lang naman talaga lahat to dahil sa Tambaluslos issue eh. Na lumaki na lang ng lumaki eh. Oh, siguro alam nyo naman yun, di ba? Madalas na po natin nakokontent yan. Yung Tambaluslos issue na yan. Oh,
na yung about kay Gloria Macapagal Arroyo na gusto niyang ipatanggal, gustong ipatanggal ni Sara Duterte si Martin Romualdez. So ang gumante si gumante no, actually hindi nga gumante. Bumanat si Sara Duterte ng tambaluslos. O so doon nagsimula ang lahat. Pagkatapos ngayon, pa-victim kayo ngayon na si Martin naman nagsimula ng away. 'Di ba? So yung tambaluslos, hindi ba nangyari 'yon? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Mga utak ipis talaga kayo eh. Oh. So sabi dito no, the First Lady in an interview with broadcaster Anthony Taberna admitted being hurt over the apparent betrayal of the Dutertes despite their alliance in 2022 election. Labasan na ng pangil. So actually, yan, puntahan natin yung pinaka-Twitter post nga po ni Barry Gutierrez. Ito yun eh. So ito nga po yung video na sinasabi nga po natin na pagbabanggit nga po ni First Lady Lisa Marcos diyan nga po kay Sara Duterte na traitor, di ba? O yung mangga, di ba? Yung mangga rin, di ba? Oh. So sabi nga po ni Barry Gutierrez, labasan na ng pangil. Actually, ito ah, sabi ni Barry Gutierrez to ah, labasan na ng pangil. Actually, believe ka din sa face ni Sara na sa kabila ng lahat na ito, hindi pa rin talaga bumibitaw sa gabinete. Pero kung ganito ang tono, baka hindi na malayo na siya ang alisin. Ah, actually, may point si Barry Gutierrez dito, di ba? Kayo ba naniniwala ba kayo dito? Nasa prediction nga po ni Barry Gutierrez, nasisibakin na po si Sara Duterte. Kasi nga, ang sabi ko nga, pagkatapos ng election pa, 2025, pero mukhang mapapadali po talaga ito. At strategically, mukhang mas maganda na po talaga si Bakin na si Sara Duterte bago mag-eleksyon. Sounds familiar. Paano naging sounds familiar yan, di ba? Labasan na ng pangil, sabi ni Barry Gutierrez, no? So actually, mga kababayan, hindi lang po ito yung first time na nagsalita po ni Barry Gutierrez. Meron pa yan. Meron pa yan, eh. So, nung last year, no, nung December 29, pumipitik na rin po talaga si Barry Gutierrez. Kasi mas dihamak naman talaga na mas mahusay naman si Lenny kung kukumpara mo naman kay Sara. Dihamak naman talaga. 'Di ba? Pakapalan ng mukha. Totoo nga 'yung Kuya Inaro, no? Oh, totoo nga 'yan, no. Mga kababayan, hindi po ito 'yung first time na bumanat po si Barry Gutierrez diyan po kay Sara Duterte. Actually last year pa. Ang dami niya pong binanggit, no. Ito po ay nabalita nung December 29. Okay, pero namili lang po talaga tayo dito, no. So basahin lang po natin 'to dito, no. Sabi dito ni Barry Gutierrez, no, related to her role as Education Secretary, ang trabaho ng DepEd, sabi to ni Barry Gutierrez, no, ang trabaho ng DepEd ay tumutok sa edukasyon. Obviously, Secretary of Education nga, 'di ba? Said Gutierrez in one of his column in Abante. Ang trabaho niya dapat siguruhing may sapat at mahusay na guro. Siguraduhin may sapat na classroom at paaralan at may learning materials tulad ng libro, lapis, papel, pati chalk sa loob ng mga classroom na ito. Tiyakin na ang itinuturo sa mga paaralan angkop sa pangangailangan ng mga bata. Para pag-graduate nila, makakahanap sila ng maayos na trabaho at alam nila ang ginagawa nila. He added, being the Education Secretary, Gutierrez Duterte should be very concerned that the 9 out of 10 Filipino age 10 years old cannot read well. Oh. Parang ako, 'di ba? Matanda na ako pero hindi pa rin ako makapagbasa ng maayos. So mga kababayan, kasi ito 'yung sinasabi ko. Ang dami pong problema sa DepEd. Na content na po natin 'yan ilang beses na. Na ang problema po sa DepEd is nagkakaltas po sila sa mga teachers para po sa GSIS at PhilHealth pero hindi po nababayaran. Ayun ba, naayos na ba ni Sara Duterte? Hindi pa. Yung problema po sa DepEd na hostage po yung mga gamit sa mga warehouses dahil po nung nakaraang administrasyon pa, hindi pa rin po naayos yun. Oh, nakontent na po natin yan. Ayoko lang po talaga ulit-ulitin. Pero may mga problema po sa DepEd. Pero ngayon, nakikita po natin na talagang incompetent talaga si Sara Duterte. Nagtataka nga ako sa mga survey eh, kung bakit ang taas ng survey ng DepEd eh. Eh si Sara Duterte niya, hirap na hirap nga sumagot eh. Hirap nga magsalita eh. Ang daming problema ng DepEd.
Oh. Diyos ko. Isipin mo yung bata, siguro mga 10 years old siguro yon. Binigyan niya ng pulboron, pagkatapos ang sabi niya, oh, yan, nakaka-addict yan, ha? Isipin mo yun, kunwari kayong magulang kayo, o pinag-aaral ninyo yung anak ninyo sa public school, tapos makikita ninyo yung DepEd Secretary, ganun yung ginawa, namigay po ng pulboron sa bata, sa anak ninyo, tapos naka-video pa. Tapos sasabihin, nakaka-addict yung pulboron? Hindi ba kayo mag-iisip nun? Isip bata talaga eh. Oh, continue pa natin, ha? So sabi pa ni Barry Gutierrez, no? Okay. Nine out of ten Filipinos age 10 years old cannot read well. Crisis ito. At trabaho ng DepEd Secretary na maghanap ng paraan para tulungan ito. He added, Gutierrez also enumerated the things that seem to have caught the attention of Duterte. Ang hindi kasama sa trabaho ng DepEd Secretary, makialam sa investigasyon ng International Criminal Court. Oh, yan ha. Sabi ng kakamping yan ha. Kakamping na may sabi niya na. Oh, na dati po, no, na dati po na kabangayan natin. Napaka unexpected talaga nito, no, naisipin mo na yung kakamping is ano, parang napapalapit sa atin yung mga kakamping. Actually, mga kababayan, may mga kaibigan po akong kakamping ngayon. Mga bagong kaibigan ko ng mga kakamping, ha? Meron ka akong kaibigan na vlogger na kakamping, eh. Sabi ko nga, sige nga, mag-guess ka nga saan. Takot, eh. Oh, kayo ba, gusto nyo bang maging guest yun, si Patrick? Ini-invite yun si Patrick, eh. Sa channel natin na mag-collab kami na ano lang, kuntuhan lang. Si Patrick yung may-ari ng channel ng Kakamping. Kakamping lang talaga yung channel niya, eh. Ini-invite ko ayaw, eh. So sabi dito, no? So yan, no? Sabi nga ni Barry Gutierrez, bakit ka nga nakikialam sa International Criminal Court? O, di ba? Kasi nga kasama siya doon sa kakasuan, di ba? Kumontra sa desisyon ng pambansang pamahalaan pagdating sa peace talk ng mga rebelde. O ngayon, base po sa mga sinasabi po ni Barry Gutierrez, no? Pabor din po, ito nakikita ko eh. O, pabor din po, no? Pabor din po si Barry Gutierrez din po sa mga desisyon po ng ating presidente regarding po sa mga peace talk. Diba? Oh. Tapos, makiribon cutting sa mga pribadong kumpanya sa mga event na wala namang kinalaman sa edukasyon. Oh. Sumipsip sa China, akalaan ba ninyo nauna pang bumati ang DepEd Secretary sa China nung Independence Day nila? Isipin mo si Barry Gutierrez, Gina G din talaga, no? Nagpilit pang magwikang Chino si Madam. Matatawa ka na lang, Gutierrez said. The former lawmaker clarified that he is not saying that Duterte is barred from expressing her opinion. Hindi natin sinasabi na bawal maghayag ng opinion, total vice president din siya. Pero naman kung panay itong mga bagay na to ang inaatupag ng ating Secretary of Education kung nasa gabinete siya pero malinaw ang panggigigil niyang kumontra sa mga desisyon ng administrasyong kinabibilangan niya. Di ba may problema tayo dyan? Kung nababalita ang kanyang opisina ay may mga issue ng korupsyon, ayan nga ba may bagong issue na naman sa bilyong-bilyong halaga ng learning materials ng DepEd na nabubulok sa warehouse. So ito yung sinasabi ko kanina mga kababayan. Di ba meron pang problema yung DepEd dyan po sa warehouse na hanggang ngayon hindi pa rin po talaga ito nasusolusyonan. Oh, ayan ang, ewan ko ba, no? Di ba, okay. Di ba may kapabayaan ng nangyayari dito? Kung ganito ang kalakaran, di ba ibig sabihin, sa halip na pamunuan ang departamentong itinalaga sa kanya, nauubos ang oras niya, hindi sa edukasyon, kundi sa pagpapasikat at paghahabol na maging bahagi ng mga headline. Gutierrez point out, simple lang naman. Diba kung DepEd Secretary ka, trabahuin mo ang edukasyon. Kung di mo kaya, edi ibigay mo na sa makaka-focus dito. O diba? Kung trip mong umepal, okay lang naman. Pero yung huwag tayong maglokohan. Oh. So talagang matagal na po talagang G na G po itong si Barry Gutierrez dito nga po kay Sara Duterte. Na
Ewan ko lang, di ba? Kasi at least, di ba? Si Lenny, professor, di ba? At least si Lenny, professor. Oh. Eh, si Sarah ba, professor ba yun? Teacher ba yun? Paano ba magtuturo si Sarah Duterte? Eh, siya nga, hirap na hirap nga magsalita. So, mga kababayan, sa hindi pa po nakakapanood ng video nga po ni First Lady Lisa Marcos, at alam ko na panood nyo na, so malamang 99% na panood nyo na. Malamang si Kuya Inaro hindi pa napapanood to. So, ito na lang, no? Kasi baka ma-out of context, no? Baka may makapanood ng content na to na hindi alam yung context natin. So, ito nga po sinabi nga po ni First Lady Lisa Marcos. Manoorin na lang po ulit natin. Okay? I was always kind to her. Sabi niyo, si cross the line, ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot na yun. I mean, for me... Bad shot na daw. Bad shot na pala eh. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Hindi ko talaga makuha, no, kung bakit dumalabas yung pangalan ni Lenny ngayon, no? Parang out of nowhere, no? Parang out of nowhere, Lenny. Teka lang, ha? Kasi ako, mga kababayan, naniniwala ako na kapag may mga ganyan kasing mga pangyayari na bigla-biglang lumalabas ang pangalan, hindi po coincidence yan. Di ba? Hindi po coincidence yan. Naniniwala ako doon. Isipin nyo, mga kababayan, di ba? Noong nakaraang linggo, inimbitahan si Lenny sa DOST. And then, nagsalita si Lenny na handa siyang makipagtulungan sa gobyerno. Especially nga po sa mental health. And then, meron po siyang interview kahapon kay Noli De Castro na binanggit niya ulit. Di ba na malaking problema ang mental health? Dapat kasi, Digong, siguro, kailangan magpakonsulta, no? Mukhang malaki po ata yung mental health issues ni Digong, no? Binanggit niya rin ulit yun sa interview nga po kay Noli De Castro. Yung partnership niya nga po sa DOST. And then ngayon, makikita naman ngayon natin, binabanggit naman siya ngayon ni First Lady Lisa Marcos. Ako, naniniwala ako na hindi siya coincidence. Hindi siya coincidence talaga. Out of nowhere, biglang susulpot yung pangalan ni Lenny. Parang ang labo naman nun, di ba? So ngayon, mga kababayan, kasi, ang pinaka-maintriga kasi dito, nung nakarang araw ko pa nakikita to eh, itong mga post na to sa Facebook, ito sa Twitter to eh. 'Di ba? Mga follower ni Lenny siguro 'to eh. Oh, Lenny Robredo as Defense Secretary. I think Lenny Robredo should be part of the President Marcos Jr. cabinet as the Defense Secretary instead of VP Sara Duterte. Lenny is more qualified for the position and has support from top-notch universities. Actually totoo nga, no? Including Harvard University unlike Sara. Actually may point nga, no? Hindi ako totally agree, pero may point, di ba? And then, meron pa yan eh. Actually, dami yan eh. Yan, oh. Pag si Attorney Lenny ang DepEd Secretary, magiging angat ang DepEd, di ba? Tapos, Attorney Lenny Robredo for DepEd Secretary, tunay na maasaan at tunay na matalino at totoong may malasakit, may integridad at abilidad at hindi corrupt. Oh, di ba? Medyo ano lang, nung una ko kasi nakita itong mga post na to sa Facebook, teka lang, parang may, ano bang hindi ko alam. Pero mga ka-streetwise, no, to be realistic naman, mukhang malayo pa ata sa katotohanan yung ganun. Based on my opinion, no, parang medyo malayo pa sa katotohanan na si Lenny yung papalit bilang Defense Secretary. Well, kung mangyayari yun, so sampal sa mga Duterte yon. Kasi dati mga kababayan, di ba, dati, kung maalala nyo nga, no, nung nakaraang taon, 2022. Nung 2022, ayan po yung sinasabi po ng mga DDS na si Kuting daw po, si Kuting, o puro mga dilawan yung mga pinasok sa gobyerno na which is hindi naman totoo. So, affected pa nga ako nun eh, pag sinasabi na ganun eh, bakit puro dilawan? Nung ni-research ko naman, hindi naman totoo yung bintang nila. Pero ngayon, mga kababayan, parang wala na akong pakialam. Kung magpapasok po ng dilawan si PBBM sa administrasyon, parang wala na akong pakialam eh. O magtitiwala na lang ako sa presidente. Kung meron siyang ipasok na dilawan sa gabinete niya, wala na po akong pakialam. Basta ang importante, hindi siya maka-Duterte, hindi maka-China, at makakatulong po sa Pilipinas. Ayun na po yung stand ko.
Dati connected, dati affected pa ako eh. Ano pa ako eh? Si research pa nga ako noon eh. 'Di ba sabi ni Roy, ni Bagong Lipunan? Tapos sabi rin ni Hitad noon 2022. Mga dilawan, 'di ba naalala niyo 'yun, 'di ba? Naalala niyo 'yun? Mga dilawan, yung mga pinasok ni Kuting sa gabinete. Ako naman si research. Wala naman ako nakita. Wala akong nakita. Kasi pag sinabi mo kasing dilawan, sila Drilon, si Lenny, si Bam Aquino, ayun ang pumapasok sa utak ko eh. Pero ngayon, dahil po sa ginawa ng mga Duterte, wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam kung magpapasok pa ng dilawan si PBBM. Ang importante, makakatulong sila sa gobyerno. Kaysa naman sa Sara Duterte tayo. Kaysa naman kay Sara Duterte tayo. Oh. Pero isa lang, no? Ito lang yung criticism ko dito eh. May mga kakamping din kasi ako, medyo nababatrip din ako sa mga ibang kakamping eh. Na yung nanunumbat pa talaga na kita ninyo, sabi ko sa inyo eh. Sabi namin sa inyo eh, mga tanga kasi kayo eh. O teka lang, tapos ang eleksyon. Hindi ba pwede mag-move on na lang tayo? Di ba yung sinasabi ng mga ibang kakamping, yung mga hardcore ha? Yung mga hardcore na kakamping ka. Especially yung sa impact, yung impact leadership. Di ba? Medyo bumibisita ako dun pero nababatrip ako sa comment eh. Na, kita nyo, di ba? Tama kami. O tama kami na si Sara ganyan, na si BBM ganyan. O mali kayo, tama kami, mga tanga kayo. Sabi ko, teka lang. Sabi ko, ganyan. Tapos na yung eleksyon. Hindi ba pwedeng mag-move on na lang tayo? Nakapag-desisyon na po yung mga tao. Pati yung sinasabi ninyo na nagkaroon ng dayaan, eh tinanggal na nga po ni PBBM yung Smartmatic. O. Tapos wala naman nakitang ebidensya na nagkaroon talaga ng dayaan. Pwede bang mag-move on na tayo doon? Mag-move on na po tayo sa eleksyon dahil meron po tayong mas malaking kakaharapin ngayon. Di ba? Unang-una, yung West Philippine Sea. Pangalawa, yung mga natural resources po na makukuha po natin sa West Philippine Sea. Na, syempre, kinukulang na nga po yung supply ng kuryente natin. So, ito po yung kapabayaan po ng mga Duterte. Na kung sana pinaglaban sana ni Duterte yung West Philippine Sea, hindi sana, nakapag-construct na tayo ngayon doon ng mga facilities para magkaroon po tayo ng energy. Tandaan po natin, maybe 5 years or 6 years, ubos na po yung malampaya. So tataas po yung presyo ng kuryente. Anong gagawin natin? O, ayan po yung mga bagay na kinaharap natin ngayon. At especially, meron pong loko-loko, buong pamilya pa nga eh. Buong pamilyang loko-loko, yung pamilyang Duterte, na sumisira po sa Pilipinas. May mga bagay tayong dapat pagkasunduan. Tapos na po yung eleksyon. Tama na po yun. Okay na yun. Di ba? Oh. So yun mga ka-streetwise. No? So kayo po, ano po nga po masasabi nyo nga po dito? Sa sinabi nga po ni Barry Gutierrez na si Sara Duterte po ay malapit na po siyang sibakin. At naniniwala ba kayo na makapal talaga ang mukha ni Sara Duterte? Tulad nga po ng sinabi ni Barry Gutierrez. Well, tulad nga po ng sinabi ko, ako, naniniwala naman talaga ako, no? Naniniwala naman talaga ako na nasisibakin na yan. Sisibakin na po talaga yan. Diba? So, yun po, no? Sa 1,200 po na nanonood, sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po sa content po na to. Yan naman, so thank you po, no? So,